Beshi, and welcome back to my channel. In today's vlog, isashare ko lang sa inyo o i-update ko lang sa inyo yung naging reaction ng vaccine sa katawan ko. So, ready na ba kayo? At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please hit the subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa lahat na upload ko. So, ready na kayo mga kabeshi, isashare ko sa inyo kung ano nga ba naging reaction ng vaccine sa katawan ko. So, ayun na nga mga kabeshi. Ano nga ba ang in-inject sa akin? So, ang in-inject po sa akin ay Sinovac. Yan po. Ang pagkakaalam po kasi namin, AstraZeneca para sa frontliner at para sa mga senior. But, sinabi kasi ng doctor, kasi bago ka magpa-inject, may consultation pong nagaganap. Lahat po, i-interviewin ka ng doktor, kung ano po yung mga allergies nyo, kung basta, may mga history po kasi itatanong sa inyo yung doktor. Since sabi ng doktor, actually pala ang nangyari noon, ang gulo ko, ang nangyari po pala noon, hindi namin napansin na Sinovac ang nakasulat doon sa card namin. So, nung tinignan namin, Sinovac nga po yung nakasulat doon, nag-decide po yung isang kasama ko na papalitan. Nung pumunta siya sa doctor niya, napapalitan niya yung kanya ng AstraZeneca. Then kami, nung time na magpapalit na kami, sinabihan kami ng doctor namin na hindi na pwede magpapalit. Tapos, pinuntahan niya yung doctor, then sinabi niya doon sa doctor nung kasama namin na hindi na nga pwede magpapalit kasi ang AstraZeneca ay para daw po sa mga senior. So, they, okay, umokay na kami doon na Sinovac yung i-inject sa amin. Then, right after na na-inject na kami, meron kaming 30 minutes yata kaming tumagal sa observation area, post-monitoring area. Nandun kami for 30 minutes yata, or wala. Basta nasa 30 minutes yata kami nandun. Then, in-inject ako guys dito sa aking kaliwa, sa kaliwang side ng balikat ko. So, dito ako in-inject. Then, pag uwi namin, wala pa akong food intake, water lang talaga ininom ko noon. Pagbaba namin ng sasakyan, naramdaman ko guys yung dito kong side. Nagkaroon ako ng rashes. As in, yung malalaking pantal. Ewan ko guys kung naka-experience na kayo ng, alam nyo yung may higad. Parang nadaan na kayo ng higad yung makate na namamantal na pula. So, yun ang nangyari guys. Yung dito ko, nagkaroon ng pantal yan. Hanggang kalahati yata ng likod ko. Hindi naman siya totally, ano. Tapos, may ibang part na ng katawan ko na may nagkaroon din ako ng pantal dito. Tapos, dito sa may bewang ko. Then, sabi kasi doon, kung ano po yung mararamdaman namin na mga kakaiba sa katawan namin, nung vaccine time na yun, tatawag kami. So, hindi ako agad nakatawag. Kasi, medyo mabigat na yung side ng itong kaliwa ko. Mabigat na, hindi ko na may angat kasi masakit. Ginawa ko, nagpahinga muna ako sa bahay. Pero, hindi pa ako nakatawag sa vaccine area na ganun nga po yung nagkaroon yung reaction yung vaccine sa katawan ko. Then, nung kinabukasan, tumawag ako. Then, pinaalam ko yung nangyari sa balikat ko. At, neresetahan nila ako ng cetirizine, which is para po yun sa allergy kasi nagkaroon po ako ng allergy reaction. Kasi guys, tinanong naman ako ng doktor kasi allergy po ako sa mga fermented food. Bawal po sa akin yung mga binuburo. So, yun po yung nangyari. Sinabi ko naman po sa kanya na bawal ako sa fermented food, ganito, ganyan. Then, ang nangyari nga po sa akin nung in-inject ako, dito ko in-inject, pero dito nag-react yung allergy ko, guys. Nagkaroon ako ng pamamantal nga. Tapos, after na nun, nagkakaroon ako ng dizziness, headache, tapos, alam mo yung antok na antok ka lagi, parang buntis. Yung antok na antok ka, gusto mo matulog, gusto ng katawa mo, lagi ka lang nakahiga. Yun yung naramdaman ko nung time na yun. Ang nangyari nun, consecutive 2 weeks talaga yun, tuloy-tuloy yun guys, 2 weeks na yun, araw-araw nila akong tinatawagan, kinakamusta nila ako,
Then, mga pang 7 days ko na, guys. Pang 7 days ko na nung na-vaccinean ako. Yung kanang ilong ko, yung kanang ilong ko na to, guys, nagbara. As in, yung nakakainga naman yung kamila, pero ito talaga, para siya may nakabarang sipon. So, yun ang nangyari, guys. Nakabara, tapos, para ka nagkaroon ng sign nose. Oo. Nagbara siya, sumasakit na yung ulo ko kasi nga gawa nung barado nga yung ilong. Then, nung tumawag sa akin yung taga Makati, Sesu, para kamustahin ako, di sinabi ko sa kanila ganun nga yung nangyari na nagkaroon ng bara. Then, hindi muna nila ako narasitaan ng gamot, pinag-water therapy muna nila ako, bawal sa akin yung sobrang lamig, yung sobrang init na tubig. Alam niyo yung mga nasa mineral na bote nyo, guys, na hindi naka-stored sa ano, sa ref. Ganun, guys, yun ang iinumin kong tubig. Bawal ako sa mga malalamig. Hindi naman sa bawal, binawalan muna nila ako para ma-monitor pa siya. Then, the next 3 days, nung barado yung ilong ko, lumipat yung bara sa kaliwa. Alam mo, wala ka ng ilong, bumara pa. So, yun, yung bara lumipat sa kabila. Yung bara lumipat dito sa kabila, at nireport ko ulit yun sa kanila. Nawala yung dito, tapos nandito naman yung bara. Then, nireport ko, dun ako niresetahan ng saline yata yun. Basta yung pinap, nakalimutan ko na yung pangalan, guys, kasi yung reseta na yun, hindi bibigay sa'yo yun or hindi nakapapil yun. Ite-text nila yun. Via text na lang nila ibibigay yung reseta. So, yung parang pinapump siya sa ilong. Then, ayun nga. Niresetahan ako nun para ipapump sa ilong ko. Guys, take note, hindi mo pwedeng malunok yun. Kasi magkakaroon ka ng ubo. Kaya, yun ang nangyari. Niresetahan ako para sa ilong, then yung para sa hilo. Kasi, yung hilo at sakit ng ulo ko, on and off. Tapos, nasa range lang siya ng 5-6. Tolerable naman siya, pero masakit pa rin talaga sa ulo. 2 weeks, guys. 2 weeks dire-diretso yung tinatawagan nila ako. Hanggang sa pang 2 weeks, pang last ko na, na 2 weeks, pagtawag lang sa akin, kinlear na nila ako as clear na talaga na wala na ako nararamdaman, okay na lahat. Actually, guys, may chika ako. Hindi ko binili yung gamot na nireseta sa akin kasi ang pinrefer ko na lang noon para lang sa akin, ha. Huwag niyo akong gagayahin, guys, para lang sa akin. Ayoko kasi yung lagi umiinom ng gamot tuwing may nararamdamang sakit. So, ginawa ko nun, guys, sa water therapy lang ako nun. Meron lang akong jug. Yun, water therapy lang talaga, guys. Water therapy, kain ka ng mga prutas. Ganun yung ginawa ko, guys. Hindi na ako yung, katulad niya ng pag sumakit yung ulo ko, iinom ako agad ng gamot. Hindi ako umiinom ng gamot, guys. Chika ko lang sa inyo, huwag kayong maingay. Charing. So, huwag niyo akong gagayahin kasi ako kasi, mas pinili ko kasi na mag-water therapy. Pero nasa sa inyo pa rin yun. So, sa April 29, April 29, naka-schedule na kami ng April 29 pero baka magbago pa yun for second dose. At yung second dose na yun, isasama ko ulit kayo dahil ibablog po natin yun. So, ayun mga kabeshi, sana wag po kayong matakot magpa-vaccine dahil para po sa atin lahat to, para maging COVID-free na rin po tayo dito sa Pilipinas. Kasi meron pong iilan sa ibang bansa na mga nakakausap-usap din namin mga maluwag na sa kanila, guys. Hindi na katulad sa Pilipinas na sila, nakakain na sila sa mga restaurant, nakakapag-fine dining na sila, nakakagalan sila sa mall, basta nakakapamasyal na sila. Pero, they still wearing mask. Nagmamask pa rin sila. Kaya, para sa atin naman, siguro okay na yun, di ba? Mask na lang, wag na yung papasok ka pa ng mall, kailangan naka-face shield ka pa. Sa ibang bansa, wala na. As in, totally, hindi na sila nag-face shield. Mask, oo, nagmamask pa sila. Pero hindi sila nag-face shield, guys.
So, ayun. Bakit nga ba kami nagpabaksin? So, ayun guys, bakit nga ba kami nagpabaksin? Actually, hindi naman kami talagang pwersahan na kailangan magpabaksin ka. Nasa sayo pa rin yun kung magpapabaksin ka or hindi. Pero, bakit nga ba kami nagpabaksin? Since, ano kami, rescue kami, ambulance rescue kami, wala kami panlaban sa sakit, guys. Kahit sabihin mo na kapag pa flu vaccine ka, pneumonia vaccine ka, naka-PPE ka, hindi natin masisigurado, guys. So, choice namin na magpa-vaccine para magkaroon kami ng pang-contract. At kung nandun pa rin tayo sa point na magkakaroon pa rin kami o magkakaroon pa rin tayo ng virus or ng COVID virus, pero hindi siya magiging severe. Kaya na siyang labanan ng katawan mo. Kumbaga, parang ang tama na lang sa'yo noon, para kang para kang may trangkaso na lang. So, ayun. Kaya huwag kayong matatakot magpabaksin, guys. I-take you na yan as long as libre pa, kasi baka sa susunod may bayad na, mahal. So, hanggat libre pa, guys, i-take you na. Huwag na kayong matakot. Andun na rin yung point na nung umpisa, natatakot kami. Kinakabahan kami kung anong pwede mangyari. Pero guys, nung makita namin yung vaccine area, buntis, senior citizen, foreigner, mga mayayaman, lahat nakapila, guys, para magpa-vaccine. So, sa isip ko, kung may mangyari, hindi lang ako nag-iisa. Charing. So, ayun nga po mga beshi, huwag po kayong matakot magpa-vaccine. At i-take nyo na po yan. And go lang tayo. Pray lang tayo. Kasi syempre, mas malakas pa rin tayo. Mas malakas pa rin siya at mas malakas tayo sa kanya. Basta nasa kanya lang yung faith mo. Hindi nawawala. Magtitiwala ka sa kanya. Na malalagpasin din natin to. Hindi man siguro agad-agad. At least soon, step by step, makakaahon din tayong lahat. So, ayun nga po mga kabeshi. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa aking YouTube channel. And thank you so much, guys. Sa ating mga OFW, mag-iingat po kayo parati dyan at sa mga pamilya nyo nandito sa Pilipinas. Sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo at lahat po kayo ay ligtas. At sa aking mga kapwa ambulance rescue, fire and rescue sa buong mundo, guys, mag-iingat po kayo parati at sana pare-pareho tayong lahat makakauwi sa pamilya natin ng ligtas at ng walang anumang sakit. At sa mga doctor and nurses na patuloy din pong lumalaban sa lahat ng sakit, thank you so much, guys, and sana mag-iingat po kayo parati at naway makauwi din kayo sa mga pamilya nyo ng ligtas at walang sakit. So, ayun po mga kabeshi. Sana po ay supportahan nyo po ako. Thank you so much po sa lahat ng supports nyo. So, bago matapos ang ating vlog na ito, mga kabeshi, gusto ko lang i-shoutout yung mga active members sa GC namin. Thank you so much, guys. At kung mapapansin nyo, bago na yung damit ko. Kasi natapunan tayo. So, kailangan natin magpalit ng damit. And, yun nga po. Shoutout sa inyong lahat sa mga sumusuporta and patuloy na gumagawa ng task at active sa GC namin. Thank you so much. Shoutout kay Echo One Vlog, Dave TV for Life Official, Simply Desa TV, Miss Tisang Agta, Mary Jane TV, Kachi CJ, Kasyumerang Singer, Kitty Kulits TV, Carter TV Official, Olives TV, Conspiracy Life, Dayday, Rosauro Vlogs, Mina San, Zirkel Moto Vlog, Lumad Vlogs TV, Chris Burn TV, Diana Fair, and Manibela ni Dongski. Thank you so much mga beshi at sila po lahat ng member ng GC namin. And please subscribe nyo rin po sila at hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng video nila. Then, yun nga po mga kabeshi, ulitin ko po,
sa ating mga OFW, nawa sana'y ligtas kayo at ang inyong mga pamilya dito sa Pilipinas at kung nasaan man kayo, nawa sana nasa mabuting kalagayan kayo. At sa aking mga kapwa frontliner, kapwa rescue sa buong mundo, mag-iingat din po kayo mga beshiwap. Sana pare-pareho tayong lahat makaka-uwi sa ating mga pamilya na walang sakit at malayo sa kapahamakan at yung mga pamilya nyo rin po. At sa ating pong mga doctor and nurses na patuloy rin pong lumalaban sa pandemyang ito, nawa sana'y makauwi rin kayo sa mga pamilya ng ligtas at malayo sa sakit. Thank you so much mga kabeshi. And guys, dagdag ko lang pala, yung iba sa atin, alam ko nahihirapan na kayong magsuot ng face mask, face shield, nahihirapan kayo kasi hindi na kayo nakakalabas, hindi nyo nagagawin lahat ang gusto nyo. Guys, i-understand tuloy. Intindihin nyo po sana na para naman po sa atin lahat ng ito. Hindi naman po pang sarili lang nila. So, sa totoo lang mga beshiwap, yung pagsusot ng face mask sa face shield, hindi naman ganun kahirap yan. Though, oo, mahirap kasi sa gabal, nahirap ako. Ano? Pero, kung papipiliin kayo, face shield, face mask, o magsusuot ka ng PPE na ilang oras, nabalot ka, na ultimo aircon hindi mo maramdaman, na paghubad mo ng PPE na yun, yung damit mo pwede ng pigaan. Please, sana po, sumunod tayo sa mga health protocol, yung mga bata, nawasan, huwag na po sana munang lumabas. Magtiyaga na muna, magtiis na muna tayo sa loob ng bahay natin. At sa mga matatanda rin po, na patuloy pa rin na lumalabas at yung wala naman kayong ginagawa sa labas, sana po huwag na po kayong lumabas at manatili na muna tayo sa ating mga tahanan. Kasi para din po sa inyo yan. Sa totoo lang guys, sobrang hirap ma-ospital. As in super super hirap kasi nagkakaroon na kami ng experience na kahit mayaman ka, ultimo private hospital tumatanggi na. Totoo yan mga beshi. Ultimo private, kahit may pera ka, tatanggihan ka nila. Kaya nga po kawawa talaga, sa totoo lang, kawawa po talaga yung nagkakaroon ng mga minor na sakit na hindi makapag-admit sa hospital kasi loaded na, toxic na, di ba? Sana sumunod po tayo sa health protocol. Ang simpleng pagsunod lang naman po natin, laking kaginhawaan din po yun sa amin ng mga frontliners, sa mga doctor and nurses. Kasi po, nagle-less po yung infected. Hindi na po nadadagdagan. Kaya sana po, makinig po kayo, sumunod po kayo. Kasi sa totoo lang mga beshi, mahirap. Mahirap magsuot ng PPE. Mahirap yung pag naka-PPE ka, titingnan ka, iiwasan ka. Tapos, pag nakita nilang bumababa ka ng ambulance, halos ayaw ka nilang dikitan, di ba? Sobrang hirap. Then, ang hirap pa nun guys, kasi iniisip namin, uuwi kami sa mga family namin na may makasama kaming bata sa bahay. Yun lamang po mga kabeshi at sana po, sumunod po tayo sa ating mga health protocol. Maraming salamat mga kabeshi and see you to my next vlog.